The Philippine Senate President pro tempore wants Alisco's passport revoked and her name listed on the Interpol's red notice list. Senator Jinggoy Estrada issued the call to the Foreign Affairs Department and the National Bureau of Investigation. He also says the Immigration Bureau must be held responsible for allowing Go to slip through. Presidential Executive Secretary Lucas Bersamin has ordered the cancellation of Alisco's Philippine passport. Bersamin issued the memo to the Departments of Foreign Affairs and Justice. He also ordered that appropriate action be taken for the cancellation of passports of Go's relatives, including those of her brother Wesley and sister Sheila. He cited the new Philippine Passport Act, which states the DFA may cancel a passport in the interest of national security. A justice official maintains the reward offer for information that could lead to the arrest of televangelist Apollo Quiboloy is legal. Justice Undersecretary Nicholas T. told the Senate Public Order Committee various laws allow the offer of a reward. These include the National Internal Revenue Code and the Anti-Terrorism Act. The Philippine government in July unveiled a 10 million peso bounty from private individuals for the arrest of Quiboloy. But a fugitive pastor's lawyer, attorney Israelito Torion, argued the government's acceptance of the reward violates the code of conduct for public officials. He had this to say to Torion. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito'y magiging suhol kung binigay ito or inulik ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Vice President Sara Duterte and Senator Riz Ontiveros clashed during a budget hearing at the Senate. Ontiveros was asking about the OVP's budget when the Vice President accused the Senator of politicizing the budget hearing. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude. Also during the budget hearing, Duterte revealed that Ontiveros sought her help in 2016 to deliver the votes in Davao City for her then senatorial run. Tinext niya ako, pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?